Mga Spark, kamusta kayo? At sa Black Rang Spark, pag-uusapan natin ang mga sikreto para ikaw ang maging pinakamaganda sa lalaki. At kung handa na kayong lahat, magsunta po tayo. At muli, Be Spark! At ang unang sikreto para ikaw ang maging pinakamaganda sa lalaki, dapat nang malaman na may mga nagkakagusto sa iyo. Yan ang unang talaga namang sikreto dyan kay Inspart. Kapag nalaman ng boyfriend mo, ng asawa mo, ng partner mo, na maraming nagkakagusto sa iyo, ay siguradong tataas ang tingin niya sa iyo. Magiging ano yan, magiging proud sa sarili niya. Magiging high value tingin niya sa iyo. Sapagkat ka Inspart, maraming nagkakagusto, humahanga or nai-inlove sa iyo. Diba? Magtataka siya. Mas lalo ka magiging mysterious, mas lalo kanyang babakuran, mag-i-invest sa'yo, mas lalo kanyang hahanapin, iisipin at mamahalin. Eh, kayo Inspart, paano mangyayari yon? Na maaari na yung mga ibang lalaki magkagusto rin sa'kin para mas lalo akong pahalagahan ng partner ko at maging maganda ako lalo sa paningin niya at sa isip at puso niya. Kailangan mo siyempre magpaganda, mag-self-improve, ayusin mong sarili mo, huwag kang maging tamad sa pag-aayos ng sarili mo upang hangaan ka ng mga tao sa paligid mo kahit na mga kalakihan. Diba? Eh, pag nangyari yan, sigurado ako, magiging napakaganda mo sa paningin o sa mga mata ng lalaking mahal mo dahil makikita niya ang katotohanan na maraming nagkakagusto sa'yo, maraming nahuhulog sa'yo, maraming nai-inlove sa'yo, ka-inspire. At ang pangalawang sikreto, mga Spark, para maging pinakamaganda ka sa lalakis, maging mabait na partner. Yung pangalawa kay Spark. Kay Spark, kapag naging mabait ba ako, magiging napakaganda ko sa partner ko, malaki ang posibilidad. Malamang sa malamang maging ganyan ang sitwasyon. Eh kaysa naman sa maganda ka nga, sexy ka nga, ang ganda nga ng balat mo, lagi kang nakaayos, lagi kang mabango, pangit naman ang ugali mo, mabango ka nga, ang baho naman ang pakikisama mo, toxic ka naman, nakakapangit din yun. Papangit ka rin sa paningin niya. Anong katunayan? Hindi ba't iiwan ka niya? Kahit maganda ka pa, kapag sobra na yung ugali mo, papangit ka din sa partner mo. Papangit ka rin sa mata ng mga tao sa paligid mo. Iiwasan ka nila. At hindi magiging maganda ang turing nila sa'yo. Pero pag ikaw, di ka man ganun kaganda, di ka man ganun ka-sexy, hindi ka man ganun kaganda ang kutis mo, hindi ka man ganun kabango, hindi man ganun kaganda ang forma mo, ang buhok mo, tsura mo. Pero kung napakabait mo naman, meron kang dalisay na puso, malambot na puso, matulungin, maawain, mapagbigay, marunong makisama, masayahin, positibo, at talaga namang ka-inspire, may mabait na pag-uugali sa mga tao, sila ay magagandahan sa'yo. Imposibleng walang magkagusto sa'yo. Merong didiskarte sa'yo. At ang lalaking mahal mo ay magiging maganda ka lalo sa mga mata niya. Totoo yan kay Inspired. Ang iyong kabutihan ang siyang magpapaganda sa'yo sa lalaking mahal mo, kay Inspired. At ang pangatlong sikreto, mga Inspired, para maging pinakamaganda ka sa lalakis, maging mabait din sa ibang tao, yun ang pangatlong kay Inspired. Dapat hindi ka lang sa boyfriend mo o sa asawa mo, ikaw mabait. Dapat hindi lang sa partner mo. Dapat sa lahat ng tao mabait ka. Kasi makikita niya yun eh. Makikita ng partner mo kung paano ka makisama, makipag-usap, makipagtunguhan sa ibang tao. Sabihin niya pa, plastic ka. Pag sa kanya ka lang mabait. Eh di papangit ka rin sa isip niya. Pero pag nakita niya na mabait ka rin sa ibang tao, isipin niya, totoo to. Tagamang hindi to nagkukunwari. At isa yan sa pinaka gustong gusto ng mga kalakihan. Pinaka hinahanap-hanap namin si isang babae. Yung babaeng nagpapakatotoo at nagsusumikap na maging mabuti, maging mabait, hindi lang sa kanya, kundi para sa ibang tao rin. Talaga naman ka-inspired. Maging ganyan ka. Practicein mo yan. Kung ang ugali mo ngayon ay bulok, kung ang ugali mo ngayon ay basura, kung ang ugali mo ngayon ay napakabaho, kung ang ugali mo ngayon ay talagang nakakasuka, baguhin mo na yan. Isang beses ka lang mabubuhay sa mundo. Maikli lang ang buhay. Hindi mo pa sigurado kung ano mangyayari sa'yo bukas. Kaya ayusin mo yung ugali mo. Maging mabuti kang babae, maging mabait kang tao, at merong magmamahal sa'yo. At ang lalaking mahal mo ay mas lalo kang gaganda sa mga mata niya, ka-inspired.
At ang pang-apat na sikreto mag-inspire para maging pinakamaganda ka sa lalaki, mahalin mo ang mga magulang niya. Ang pang-apat yung inspire. Dapat mahalin mo ang mga magulang niya. Yung boyfriend mo, yung asawa mo, yung mama at papa niya, dapat mahalin mo yan. Dapat irespeto mo yan. Dapat igalang mo yan. Dapat tulungan mo yan. Dapat magpakita ka dyan ng pagpapalaga, paggalang at pagmamahal. Dahil kapag ikaw hindi mo minahal ang mga magulang niya, kapag nakita niya na bastos ka, wala kang galang, hindi ka marunong makisama, hindi ka marunong makitungo, makipag-usap ng maayos at humarap ng tama sa mga magulang niya, ay matuturn up yan sa'yo. Sabihin natin sa umpisa, hindi niya gagawing iwan ka. Pero pag consistent kang ganyan, matuturn up yan sa'yo at mawawala ang pagmamahal niya sa'yo at mawawala rin siya sa'yo. Papangit ka sa mga mata niya. Kahit gano'ng kapakaganda, huwag kang ganyan. Matuto kang gumalang sa pamilya niya at igalang mo ang mga magulang niya. Dahil kapag ginawa mo yan, mas lalo kang gaganda sa mga mata niya, ka-inspired. At ba naman sikreto mag-inspired para maging pinakamaganda ka sa lalaki? Dapat ikaw yung nag-e-effort para sa sarili. Nag-e-effort ka dapat para sa sarili mo. Hindi yung gusto mo mahalin kanila. Gusto mo maging napakaganda mo sa mata ng mga tao. Pero ikaw naman, wala ka namang ginagawa para sa sarili mo para mangyari yon. Anong gusto mo? Mahika. Anong gusto mo? Himala. Yung iba dyan, gusto, tanong, maganda ba ako sa'yo? Nagagandahan ka ba sa akin? Hindi pa ba ako sapat? Pag sinagot ka lang, hindi mo magugustuhan, magagalit ka. E di kasi, magpaganda ka. Ayusin mo ang itsura mo, ayusin mo ugali mo. Para hindi mo na kailangan pa magtanong. Hindi mo na kailangan pa magtanong, sila pa mismo ang kusang magsasabi sa'yo yung napakaganda mo. Ayusin mo ang sarili mo, mag-self-improve ka, huwag kang talaga namang magdahilan, huwag kang puro hilata, huwag kang puro cellphone, scroll-scroll dyan, huwag kang puro chismis, huwag kang puro marites, huwag kang puro sabihin nating kuripot sa sarili mo. Matuto kang gumastos at magpahalaga, mag-alaga sa sarili mo. Dahil dyan, gaganda ka palagi sa mga mata nila, lalong-lalong sa mata ng partner mo, ka-inspired. At ang pang-anong sikreto mag-inspired para maging pinakamaganda ka sa lalaki, magkaroon ng mga positibong pananaw sa buhay at pang-anong ka-inspired. Dapat talaga magkaroon ka ng positibong pananaw sa buhay. Hindi yung layang negative mag-isip. Tapos, akala mo lagi may mangyayaring masama. Laging akala mo sa isip mo, lagi may mangyayaring hindi maganda. Kung magsalita ka, imbis na magbigay ka ng inspirasyon, nagbibigay ka pa ng takot sa iba at kawala ng pag-asa dahil napaka-negatibo mong salita eh. Itikom mo yung bibig mo, wala ka sabihin positibo ha. Nakakahawa yan. Imbis na lumakas ang loob ng mga nasa kasama mo, ihina ang loob dahil sa mga negatibo mong salita. Lagi kang takot, lagi kang duwag. Maging matapang ka. Sa buhay na ito, sa mundong ito, lalaki o babae, dapat maging matapang, kundi lalamunin ka ng buhay. Hindi literal. Ibig sabihin, kawawa ka. Kapag ikaw pahina-hina sa mundong ito, sa buhay na ito, dapat ka maging matapang. Huwag kang pabebe. Yan. Sa isang mga ano dyan, dapat magkaroon ka na positibo pananaw. Pag nakita ng lalaki, na okay ka, na okay yung mga pananaw nito ah. Tapos, may diskarte sa buhay. Hindi tamad. Maganda yung mga pinaniniwalaan niya. Positibo magsalita. Yung mga kilos niya, positibo. Hindi rin tamad. Dapat maging positibo ka. Yung aura mo, yung vibes mo, yung itsura mo, yung dating mo, yung pananalita mo, yung pinapakita mo, yung kilos mo, yung gawa mo, yung mga nagagawa mo, yung resulta. Talaga naman, ang isang lalaki ay magagandaan sa'yo sapagkat ka-inspired. Since sa pinaka gusto namin at hinahanap-hanap namin sa isang babae, hindi yung babae puro pagpapaganda lang, hindi yung babae puro pagpapakit lang, hindi yung babae puro pagpapasexy lang, hindi yung babae puro paglalandi lang. Ka-inspired. Sa mga dapat mong malaman at gawin upang ang isang lalaki, ang partner mo, ay ikaw maging pinaka, oo, maging pinaka maganda para sa kanya, ka-inspired. At mapitong sikreto ng ka-inspired para maging pinaka maganda ka sa lalaki, dapat palagi kang malinis sa katawan at sa sinusuot. At mapito ka-inspired, dapat palagi kang malinis sa katawan mo at sinusuot mo. Dahil kapag ginawa mo yan, talagang gaganda ka. Hindi ka man literal na as in sobrang ganda o kagandaan, pinanganak kang hindi kagandaan, okay lang yan. Pag palagi kang malinis sa sarili mo, palagi kang malinis sa mga sinusuot mo, okay lagi ang buhok mo, lagi kang malinis, maayos, presentable, balidosa o balidoso, talaga naman, gaganda ka. Sigurado yan, kaysa naman sa maganda ka nga, sexy ka nga, pinanganak ka maganda kutis mo,
pinanganak ang maganda yung mata mo, yung ilong mo, lahat. Ang dumi mo naman sa katawan mo. Tamad kang maligo, nangangamoy na yung bunganga mo, nangangamoy na yung ulo mo, nangangamoy na yung kilikili mo, at nangangamoy na yung katawan mo. Talaga naman kay inspired. Huwag ka maging ganyan. Maging malinis ka. At ang lalaki ay magiging malambing sa'yo. At ang lalaki mas talong papahalagahan ka. At ang lalaki mas talong iibigin ka. At ang part ng mga lalaki ay mas talong magagandahan sa'yo kay inspired. At mamanong sikreto mga inspired para ikaw ang maging pinakamaganda sa lalaki. Sawain mo siya kapag may mali siyang ginagawa. Yung pangwalo at pinakahuli kay inspired. Ang pinakahuli talaga namang napakahalaga niya. Dapat kapag may mali siyang ginagawa, sawain mo. Eh kay inspired, babae ako eh. Lalaki siya, bakit siya sasawain ko? Bakit wala ka bang karapatan na itama din o magbigay ng suggestion, lalo na kapag mali ang ginagawa niya? Ayaw mo ba na itama siya upang maayos ang buhay niya? Ayaw ba turuan din siya para gawin niya, hindi para rin sa kanya? Gawin niya ang tama. Eh kay inspired, nagagalit eh. Pag pinagsasabihan ko sa mali niyang ginagawa, pag pinagsasabihan ko, pag may nagagawa siyang mali, nagagalit sa akin. Ayaw makinig. Nang-aaway pa. Pagka ganyan, pinagsasabihan mo, ayaw makinig, matigas ang ulo. Tuloy pa rin sa paggawa ng pagkakamali. Tuloy pa rin sa paggagawa ng kasalanan. So, umiwas ka muna. Kasi pag umiwas ka muna, o halimbawa, LDR kayo, nag-no contact rule ka, or magkasama kayo, distant ka, umiiwas ka, space. Hindi mo rin siya masyadong kinakausap, hindi mo siya masyadong pinapansin. Pag na-consistent kang ganun, tapos natauhan siya, nakapag-isip-isip siya, na-miss ka niya, maniwala ka, papakinggan ka niyan. Oo, papakinggan ka niyan. Kasi isipin niya, pag ito, hindi ko pinakinggan, lalayo na naman loob nito sa akin eh. Isipin niya, pag ito, hindi ko pinakinggan, baka hindi naman magparamdam to eh. Pag ito, hindi ko pinakinggan, baka mamaya mag-no contact na naman to eh. Pag ito, hindi ko pinakinggan, baka mamaya umiwas na naman to eh. Pag ito, hindi ko pinakinggan, baka mamaya tuluyan itong mawala sa akin at maagaw ng iba. Talaga naman, ayokong mangyari yun, kaya susunod ako sa babae niya. Lalo na, tinatama niya lang naman ako sa mga mali kong ginagawa, dapat ganun ka. Maging matapang ka, huwag ka maging duwag. At huwag ka rin maging duwag sa paglayo kung sakaling matigas ang ulo niya. Huwag ka rin maging duwag sa pagtalikod sa kanya o pag hindi pagpaparamdam sa kanya kapag sobra na siya at matigas ang ulo niya. Patuloy pa rin siyang gumagawa ng kasalanan at mali. Pag nagbago yan, susundin ka niya. Talaga naman, kung mahal mo kasi ng lalaki, turuan mo silang leksyon. Huwag mong hayaan na masira ang buhay niya. Dahil kapag nasira ang buhay niya, masisira rin ang relasyon niyo. At parehas kayong mabibigo. Kaya naman, sa mga sikreto, upang maging pinakamaganda ka sa lalaki, gaganda ka sa paningin niya, gaganda ka sa mga mata niya, dahil ganyan ka ka-inspire. Salamat po mga ka-inspire. Sa pagtapos po ng vlog nito, huwag pong kalimutan na mag-like, comment, share na rin po upang makatulong din tayo sa iba. At sa mga di pa po nakasubscribe, ay pusunod naman po mga ka-inspire at click na rin po notification bell upang maging update kayo pag may bago kong i-upload na video. Sa mga gusto magpa-coaching or magpa-advice, paki-message lang po ako sa akin Facebook, ayun po yung profile picture ko. Paki-message lang po ako sa Messenger, paki-chat ako, ako mismo mag-reply sa inyo. At pag-usapan din yung problema sa pag-ibig and relationship. Maraming salamat mga inspired, mag-ingat kayong lahat, mahal ko po kayo. At muli, be inspired!